So, ayun na nga. Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Again, this is your Motorcycle Master PH. So, sa vlog na ito, ay magsasagot lang tayo ng mga tanong doon sa comment section natin. Maraming tanong kasi. Nasagot ko naman na sila. Pero, gusto ko pa rin gawan ng content. So, tatlong tanong yung ating sasagutin ngayon. At, makakapagbigay na rin ng ideya sa ating mga watchers. And anyway, ako po'y nagpapasalamat sa mga sumuporta. So sa ngayon po, as of June 22, as I record this video, meron na tayong 980 subscribers. Thank you so much for those who subscribe to my channel and support by watching my videos. So, hindi na magtatagal, magkakaroon na po ng ads yung ating mga videos, which is sometimes irritable sa mga watchers natin. And mapalad kayo na mga nanonood sa aking mga videos kasi napapanood nyo sila ngayon na wala pang ads at hindi pa kayo nadidisturb habang kayo po ay nanonood. Unlike kapag may ads na po ay madidisturbo yung panonood ninyo. So, I hope na kapag ang ating mga videos ay meron ng ads, ay still manunood pa rin po kayo. Thank you so much po sa mga loyal na supporters natin dyan. Hindi ko na po kayo mababanggit isa-isa. And gusto ko lang din pong linawin sa bawat isa sa inyo ng mga kaibigan. Na kapag ang inyong comment ay nalagyan ko po yan ng heart at nilike ko po yan, ibig sabihin nabasa ko po yung tanong ninyo and as much as possible sinasagot ko po yan. Ano, kahit na anong klaseng tanong yan, basta related doon sa ating vlog. And minsan hindi related yung mga questions, pero we try to answer those questions. Okay? So ngayon mga kaibigan, ay may nagtanong sa atin, shout out sa kanila. Nalimutan ko na, di ko na take note yung pangalan. Ang unang tanong na gusto kong sagutin, ay meron tayong isang supporter na nag-question sa atin. Ano raw yung... Okay, pasensyahan nyo na. Medyo marumi yung ating motor kasi maulan na at hindi ko nalinisan. So yung kanyang kadena, kapag ka meron daw siyang sakay, okay, pag mabigat na raw yung kanyang karga, ay may umiingay dito sa bandang sprocket. Okay? So alam nyo mga kaibigan, dito sa ating sprocket naman, merong ano yan, merong rubber dun sa loob at hindi ho yun ang umiingay. Hindi lang natin napapansin na ito po ang umiingay. Lalo kung hindi lubricated yan, kaya ang advice ko, sinagot ko siya is it must be lubricated. Ito, lagyan nyo po yan ng SAE 90. Yung pang transmission na lang is yung kanyang grade is 90 SAE 90. Okay, yung pang transmission ng sasakyan, yun yung ginagamit na manual transmission. Ano kasi malapot yun, napakalapot, 90 yung degree nya kasi yung ginagamit natin sa ating makina is 30 yan eh, SAE 1030. So malapot yung SAE 90 kasi ay yun, malagnaw yung sa makina kasi 10W30. Ito SAE 90 yung ginagamit ko rito, yung pang transmission. Okay, malapot yun at long lasting yun. Ano, basta ano, kahit hindi naman yun, pero yun yung mas magandang gamitin. Pero kung may langis kayo, pinang change oil yung nagamit, yung used oil, pwede nyong gamitin, ilubricate nyo yan. Then itong pinakamalaga sa lahat, para hindi maingay yung inyong kadena, dapat yan nasa tamang tension. So paano mag-tension yan? Sukatin nyo lang yan at least 1 inch and 1/4. So parang dito hanggang dito yan, kaibigan. Yan, parang ganun yung play nya. So hindi ko na siya masukat na directly, pero i-analyze nyo na lang. At least ganun yung kanyang laylay dyan. Hindi pwede yung mahigpit, yung kagaya nya, no, yung hindi mo alos magagalaw yung kadena, ganyan lang. Hindi yun eh. Hindi yun yung tamang tension. Dapat ho nyan, talagang nagpi-play yan. And minsan
pag naka-center stand yan, pag naka-center stand yung inyong motor, mas lalong lawlaw yan. So, ang technique dyan, para makuha nyo yung tamang tension, ilapag nyo yung motor, hindi naka-center stand, and sukatin nyo na po. So, yun may mga ano lang naman po, ano, mga simpleng advice lang, basic na basic, pero pag sinunod mo, malaking malaki ang naitutulong. Kaya dito sa channel natin, always basic lang yung mga tinuturo ko, napakadali lang. Pero, pag nasunod mo, wow, very good yung iyong motor kahit na daily used yan. Pangalawang tanong, may nagtanong sa atin, nag-comment. Sir, okay lang ba gumamit ng washable na air filter? Okay. So, sinagot ko siya, sabi ko sa kanya. Kung may mahanap ka, ay, kasi nagtanong siya kung may nabibiling ganun. So, hindi ako sure. At hindi ko rin na-try na gumamit ng ganun. At sabi ko, mas maganda pa rin gumamit yung recommended ng ating manufacturer. Yung every 18,000 kilometers, it must be changed. Pinapalitan natin yan, ano? At hindi ho yun hinuhugasan, tulad yung mga naunang vlog natin. Yung air filter po, hindi po yan hinuhugasan. Dispose talaga yan. Kasi hindi siya washable. Ngayon, pag gumamit kayo ng washable, siguro every now and then, babaklasin yung hugasan nyo. Pero hindi naman siya nirecommend eh. And pangatlo na tanong sa atin is yung sa kanyang panel. So, ang problema is, kung mapapansin ninyo, may umiilaw dyan sa gilid. Okay? Then dito rin meron din. Yan yung mayroong bulb dyan sa ilalim. Responsible para sa ilaw na yan. Maliban sa mga gauges natin. Yung sa high, yung sa signal light natin, yung sa fuel or yung sa engine natin, check engine light, yung sa primera natin, then sa segunda, tercera, quarta. So yan, may mga nakabukod dyan na mga bulb. Ano? Ngayon, ang question niya is, ito daw wala na yung ilaw. So, simple lang yan. Napakadali lang naman po yan. Baklasin nyo lang po ito. Yung tornilyo na yan, and sa kabila meron din. Pagkabaklas niyan, matanggal nyo na yung headlight, then nakalutang na ito, yung inyong panel. Dun po sa ilalim niyan, may mga nakakabit po yan na mga wires. And matitrace nyo yung mga bulb dun. Palitan nyo lang. Okay? Then, sa mga nanonood din na pwedeng itanong ninyo, pwede nyo rin maging tanong yung kung paano taasan o ibaba yung headlight ninyo. So, napakadali. Basic ulit, mga kaibigan. Nandyan yung screw. Yan. Yan actually yung pinipihit natin para itaas at ibaba. Okay? So, napaka simpleng tanong, pero pag hindi mo alam, napakasimpleng bagay, pag di mo alam, ay di talaga magagawa. Hindi mo maibaba, hindi mo rin maitaas. So yan, mga kaibigan. So, then doon, gusto kong balikan ulit yung sa fuel injection natin, mga kaibigan. So, yung tinatawag nilang FI cleaning, fuel injection cleaning. Alam niyo yung injection natin, may maliliit na butas yan. At kailanman, hindi nirekomenda ng Honda yan na lilinisan mo yung injection. Okay? Bakit nga ba nagkakaroon ng dumi ang injection? Yan po ay kung hindi ka nagpalit ng iyong fuel filter. Hindi ka regularly nagpapalit ng iyong fuel filter. So, kailan ba tayo magpalit nun? Inuulit ko na naman, every 18,000. Okay? Palitan mo yung iyong air filter. Isabay mo na rin yung iyong fuel filter. Mas mura nga yung fuel filter eh. Wala pang 200 dyan. Okay? Kaya dapat pinapalitan natin yan. Then yung sa ating fuel injection, hindi ka po dadako or hindi ka po hahantong sa FI cleaning kapag ka maalaga ka sa iyong fuel filter. Pinapalitan mo yan regularly. At kung talagang ganun na, napasubo na, marumi, throttle body cleaning ang tawag naman nun. Yung sa throttle body lang. At wag na natin pakialaman yung sa fuel injection, yung injectors mismo. Kasi pag nilinisan yan, binugahan yan, may tendency na mas lalaki pa yung butas. At yan, alam naman natin ang mangyayari. Medyo mas matakaw na yung consume
ng gasolina nitong ating motor. At alam nyo po, itong ating Honda XRM125F ay matipid po ito. So sabi ko nga sa inyo, it will run at least 60 kilometers per liter. Ganun siya katipid, di ba? At kung talagang mabait kasi yung silinyador, abot pa yan hanggang 66 kilometers per liter. Kasi na-vlog ko na po yan. At makikita nyo dyan sa aking, yan, makikita nyo sa link sa taas. Nandyan yung link para dun sa video na yon, kung ilan yung inabot ng ating Honda XRM125Fi, yung 1 liter. So again, thank you so much. Thank you for watching this video. Thank you for supporting. Thank you for the subscribers na 800 or 980. I hope you will still continue watch my videos kahit na dumating yung time na magkaroon ng ads yung ating videos. So thank you so much mga kaibigan. Again, this is your Motorcycle Master PH. Thank you so much.